Good afternoon, mga kabady. So, ngayong hapon, papunta tayo sa Coffee Rush. Dito lang yung sa Binangonan, mga kabady, no? So, di kasi ako nakapasok ngayon kasi kahapon, galing kami sa Zambales. So, gabi na kami dumating. 8 hours ba naman yung biyahe namin from Zambales, eh. So, ngayong araw na to, hindi ako nakapasok. So, sinamantala na namin ng misis ko na makapunta sa Coffee Rush kasi Binangonan lang yun, mga kabady. Taga Binangonan tayo, but hindi natin pupuntahan. At syempre, hindi lang kami yung pupunta ngayon doon. Kasama namin si AC. Hello, AC. Hello. Say hello. Mamangkin ko yan, mga kabady. Tsaka kasama ko rin yung nandito sa likod, yung mga malalakas dyan. Francesca, say hi. Alright. So, abangan nyo mamaya, mga kabady, ano? Kasi titingnan natin kung ano yung meron sa Coffee Rush. Tapos kung may time pa, kung kaya natin dumiretso doon sa The Art Gallery. Diyan din yun sa Thunderbird. Mas magkakalapit lang yun ng Coffee Rush. So, try natin. Nandito na tayo yun sa Pag-asa. So, boundary ng Pag-asa at ng Angono. Ayan, yung may stoplight na yan. Kakanan na tayo dyan, mga kabady. Kasi paahon ito, mga kabady. Actually, sabi nila, ito daw yung mas matindi yung ahon dito kaysa sa Baguio, sabi ng mga pumupunta. So, try natin kung kakayanin ni Espresso yung pataas. Try natin kasi ahon na ahon daw ito, eh. So, titingnan natin. Kasi kung kinakaya nga ng iba, bakit hindi natin kaya, di ba, mga kabady? So, sige, mamaya, mga kabady, papakita ko sa inyo kung ano yung mga lugar na sobrang ahon talaga, right? Umpisa na nga yung ahon, no? Umpisa na. Sabi nila, mas matarik pa daw ito kaysa papuntang Baguio. So, tingnan natin. So ngayon, mga kabady, nakasikankir ako. Kaya pa naman umahon ni Kofi. So, tingin ko ito yung first time na aahon ako dito ng ano, first time ko mag-drive ng ganito kaahon, mga kabady, ano. So, pasok tayo ng second gear, mga kabady, kasi medyo kinapos tayo doon sa yung paliko niya, tapos paahon pa, biglang liko. Yun yung mahirap, mga kabady. Kailangan medyo mabilis yung ano mo. Ayun, tingnan mo naman, mga kabady, kung gaano kaahon niya, no? Nako, grabe. Nakita mo, nakita niyo, sumisigaw na si Kofi. Pero kaya-kaya naman ng first gear. Dandahanin lang natin, huwag na natin biglayin para maibibilis pa, mga kabady. Ayaw ko nang pigayin talaga para hindi masyado na-prepare sa yung makina natin na binibigay niya lahat yung ano niya, power niya dito sa paahon na to. Right. Paliko na, paahon pa. Tapos yung kanina, mga kabady, kasi biglang ano, may kasalubong pa talaga. Yun ang mahirap, eh, yung paahon tapos paliko tapos may kasalubong, tapos yung kasalubong mo kumakain pa ng lane. Yung lane na dapat para sa iyo, napunta na sa kanya lahat. Mahirap, mga kabady. Kaya pag medyo magkagulatan, mahirap din. Alright, si first gear ulit tayo. Kung hindi kakayarin talaga ng second gear, mga kabady, kailangan talaga naka first gear tayo. So sa mga gusto umakyat dito, mga kabady, no? So okay naman siya, talagang ano. Oh, tignan nyo na yan, mga kabady. Grabe naman yan. Ayun, medyo patag na. Ayan, gina mo kayo. Pakita mo yun na, mga kabady, oh. Wow, sobrang ganda, mga kabady. Patikim pa lang yan, mga kabady. So, by the way, marami pa lang mga
mga bike ano, mga bikers na umaakyat. 300 meters. Ano. Turn right on Village East. Cityscape, mga kabady. So, diretso pa tayo. 300 meters pa daw eh. Turn right, sabi ni Miss Waze. So, makikita nyo dito sa kabilang side, mga kabady, oh, dinidevelop pa yung ibang ano. Marahil, maraming mga ilang taon na lang, mas marami na yung magtatayo dito. Ayan, ito yung pinaka-entrance nila, mga kabady. Ito yung East Ridge. Alright. Sip, good morning. Ah, good afternoon. Diyan na sa Copiras po. ID lang po, sir. 515. Anong klaseng ID po? Gabin may ID po, sir. Ito na lang. Ang sito. Tapos, sir, pag labas niyo po, yung resibo niyo po, dali niyo po para okay. Babayaran po dito. Sige po. Chip, may exit ba dito in case, bawa po, didiretso kami ng art gallery, pwede ba? Pwede, sir. Yung resibo, ipakita niyo, pero ang dada ito, antipulo. Ha? Pero may diretso ito papunta ng art gallery? Una kanto, sir, kanan. Okay. Sige. Ay, art gallery po, sarado ngayon pala, sir. Sarado, okay lang. Pag Lunes, eskalera naman po kayo. Ah, sige. Saan yan? Doon pa rin. Una hindi ba mawala yung ID? Okay. Yung ID mo? Hindi yan. Thank you, Chief. Hindi yan. Alright, mga kabady. So, from, ano, simula sa gate ng East Ridge Subdivision, unang kanto daw, kanan. So, pakita natin, unang kanto daw, kakanan tayo. So, titingnan natin mga kabady. Turn right daw, yan. Village East, East. Village. Alright, so ito yung mga daan na mga kabady. So, makikita nyo mga kabady, kala mo nasa probinsya ka lang, no? Pero dito lang yan mismo sa Binangonan, isa sa mataas na bundok. Dito sa Binangonan mga kabady. So, hindi daw tayo makakadiretso sa The Art Gallery ngayon kasi nga sarado daw. So, dito na lang tayo sa Coffee Rush. Ito yung mas kilala kasi talaga dito, yung Coffee Rush. Mas maraming pumupunta dito mga kabady, lalo na paggabi. Maraming, may live band kasi dito mga kabady paggabi buksan eh. Ayan, marami ng mga nakapark. So, I think ito na yun. You've arrived at your destination. Yan nata yun, Bill. Ay, yung ano, the art gallery. Baka yung the art gallery lang yung sarado. Wala naman tayo po, bala kumasok din sa loob yan. Napakaganda niyan. Talaga naman ang Rizal. Punong-puno ng kagandahan yan mga kabady. Ayan, lumabas tayo mga kabady sa sasakyan natin para makuha na natin yung ibang part. Ayan, sobrang ganda mga kabady. Ano? Ang lawak na matatanaw mo dito. Ayan, ang ganda ng pwesto nyo dyan mga kabady. Oh. Nasa mataas, sa gilid ng bangin. Alright, so... marami rin mga pumapasok dito mga kabady. Ayan, mga papasok sila ngayon. Asuncion. Ito yung street niya mga kabady. Asuncion Street. Ayan, ayan. Ito yung pinaka ano, parang magandang spot para mas makita mo talaga yung ibang part, yung ganda ng ano. So mamaya tutur tayo pababa. Ikot tayo mga kabady ano. Alright. Alright mga kabady. So pababa lang tayo ano. Itutur ko lang si Mrs. dito kasi first time niya mapunta dito. So ito yung mga lugar na kung saan maraming nagja-jogging dito umaga, minsan hapon. Sa ngayon kasi Monday kaya siguro wala masyadong nagkaka-interest ng jogging siguro karamihan may pasok. Pero pag weekend mga kabady sobrang daming tao dito. Ang daming nag-jogging ano, tingnan mo naman doon sa kabila may ano, may overlooking. Tapos dito sa kabilang side naman mayroon pa rin. Part naman ito ng Binangonan, tsaka Cardona, papuntang Tanay, Murong. Yan yung part na yan mga kabady. O, Timpililla Kita. Right. So, sobrang dami ng pwedeng puntahan dito mga kabady. Nung last time na pumunta kasi kami dito, nagmotor lang kami. So, medyo, yung papuntang art gallery.
pag nag-jogging dito sa umaga mga kabady, talagang talaktak yung pawis mo kasi puro paahon eh. Pababa, paahon, puro mga uphill tsaka yung tatakbuhan mo, kaya talaktak talaga yung pawis mo. Ayan, pwede may ibang mga sasakyan, nag-iikot-ikot lang yan dito mga kabady. Nagtuturo lang sila. At syempre, ganun din ang ginagawa natin para makita na rin natin itong gantong klaseng lugar. Misa lang itong mga gantong magandang lugar mga kabady. Kaya dapat ini-enjoy natin yung nature na ito. Yan, di ba? Nakikita niyo mga kabady. Napakaganda naman yan. Alright. Sobrang ganda. Dito tayo sa taas konti. Tayo sa may puno na hindi mainit, doon tayo tatambay mga kabahari kasi maraming tumatambay dito eh. Ayan, dito tayo. Alright, yun no? Right, so mga kabahari, ano, so yan nga, andito tayo ngayon sa Thunderbird. Madalas tawagin ito dito Thunderbird eh. Pero ito yung part ng sa The Art Gallery. So di ba mga kabahari, ang gaganda ng lugar. Ayan. Right. Napakaganda. Eh, yung nasa taas, yung building nila nasa taas, yung The Art Gallery or The Art Sector. Art Sector. Ayan. Alright. Sobrang ganda mga kabady. Pakita natin yung part na Maynila. Ayun. Alright mga kabady. So ngayon, gusto kong ipakita sa inyo si Kopi. View lang. Ibu-view lang natin. Pinagpaplanuhan ko siya na gusto ko i-review yung about sa Suzuki Espresso mga kabady, pero sa YouTube kasi sobrang dami na nagre-review nito mga kabady, so gusto ko lang ipakita, ma-view, para ma-view nyo lang kung anong meron sa kay Kopi. Hey baby, gusto ko lang makita nyo mga kabady, ano, ma-picture lang natin kung anong meron dito sa kay Kopi. Alright, ayan. Ayan si Kopi mga kabady. So sa ngayon wala pa siyang plate number, conduction number lang yung meron siya ngayon. Alright, so ito nga pala isa sa mga in-upgrade ko sa kanya. Accessories siya mga kabady ito. Ayan, dinikit lang yan mga kabady. Ayan, kabilaan yan. Matibay yan mga kabady, oh. Matibay. Tsaka may parating din akong ano, rain visor. Bali, dito ko nakalagay yung dito mga kabady. Yan, para kung umuulan, hindi tayo, kahit nakababa konti yung bintana natin, hindi siya papasukin ng ulan. So, dapat ngayon, tumawag kanina lang sa akin yung GT Express. Hindi daw sila makakarating yan, kung okay lang daw, bukas na lang. Kasi okay lang naman, wala namang problema dun. So, bukas mga kabady, darating na yung rain visor natin, alright? So, yan, papakita ko lang mga kabady. So ayan, yan si Kopi mga kabady. Ito yung loob niya mga kabady. So ayan, ito nilagay ko lang din yan. Murang-mura lang yan sa Lazada mga kabady. Tapos, at syempre itong ano natin, mat. Nakalimutan kong tawag dyan. So binili ko rin ito sa Lazada. Ang ganda niyan mga kabady, pit na pit sa kanya yan o. Yan. Ito yung kanto niya, di ba? Kung makikita niyo mga kabady, sobrang ganda niya kasi kahit mabuhusan to ng tubig, hindi tatagos mga kabady. Kasi ano siya, parang makapal na, no? Ayan, sagad yan hanggang ilalim mga kabady. So, si Espresso nga pala is manual, alright? So, yun yung isa sa mga in-upgrade ko. Ayan, lahat. Lahat naman yan meron mga kabady, no? So, sa likod naman, ayan, so ganun din, kita nyo naman mga kabady, napakaganda nung ano natin, pinaka flooring natin. Ang halaga nyan mga kabady is nasa 2,000 plus sa Lazada. Tapos ito, ayan, sa Lazada rin galing to, portable na basurahan, para in case na may mga kumakain ng candy, para hindi pa kalat-kalat kung saan-saan lang natatapon yung mga balat ng candy mga kabady. Alright, so
close natin. Ayan. Alright, yan si Kopi mga kabady, no? Ayan, so sa likod naman tayo. Sa likod naman. Ayan, yung mga gamit namin sa likod. So ito kanina kasi kumain kami sa KFC. So yung mga natira, dinala na namin. Tapos ito, binili ko rin ito sa handyman kasi may didikit din ako sa gilid niya mga kabady. Meron akong accessories na ilalagay. Tsaka ito, yan yung tint namin. Hindi ko pa naibababa ito kasi kahapon nasa Zambales kami. Ginamit din namin yan doon. Tapos, yun siya na, medyo magulo mga kabady. Ano? Tapos, ito naman mga kabady, walang laman to. Yan, walang laman. Pero dinadala ko lagi yan. Bukod sa para talaga siya kay Kopi. Every time kasi na namamalingki kami or nag-grocery kami, may mga frozen foods, yung mga karne or isda, diyan ko siya nilalagay mga kabady dito para hindi magtagas kung saan-saan yung katas ng isda. Alright, so ayan mga kabady, no? So, ganun din sa kabilang side, ganun lang din, sobrang simple lang yan mga kabady. At syempre kanina nga naglagay tayo ng tire block. Ayan, makintab yan mga kabady, di ba? So napakasimple lang. Actually marami pa akong pinaplanong niya upgrade dito, mga accessories niya mga kabady na gusto kong ikabit kay Kopi. So unti-unti lang natin kasi mahirap naman kung pagsabay-sabay natin yung budget natin, kailangan natin pinaplano. Ayun pa, ito pa pala mga kabady, oh. Yan. Dinikit ko rin yan para nakikita natin yung gulong natin sa likod dito, yung part na yan, para sa mga kanal, yung mga alanganing parking natin, hindi tayo mapapahamak sa ginagawa natin, hindi tayo mahuhulog mga kabady. Diba, alam naman natin na mas maganda na yung mahulog ka sa kanal, wag lang mahulog sa maling tao. Alright. Country road. May mga ipot yung bubong ibon. Makapark ko lang, iniputan yun eh. So, ayan mga kabady. Ito yung side view. Ayan. Kopi in the house. Hey, wala ikaw slipper na. Where your slipper? Ako. Tuwan-tuwa siya mga kabady. Si Mrs. nakaupo. Di ba? Time check. 5:30. 5:40. So, ganito ngayon dito sa Thunderbird mga kabady. Ayan yung kulay puti na building ngayon. Ayan yung the art sector. So, sa baba namin konti, may nag-ano din doon yan. Nagdala sila ng mga upuan. Ayan. I think kumakain yung iba. So, ganitong ginagawa ng ilan dito mga kabady. Ano? Kasi, pagka nagdadala na lang sila ng makakain nila, tapos dito na sila nagdi-dinner, lunch, or breakfast. So, kasi maganda yung view dito mga kabady. 360, makikita mo yung palibot ng Maynila, Antipolo, hanggang dito sa parting Tanay, Pililla, Binangonan, Cardona, lahat yan. Tsaka yan, yung cable na yan mga kabady. Yan yung antena pala, antena ang tawag nila dyan. Yan. Sa baba nyan, nung unang beses na pumunta ako dito, dyan ako nagpark ng motor, nakamotor ako. May mga kainan din dyan mga kabady, mga bulalo, lugaw. Yan, maraming mga kainan dyan mga kabady, alright? So ayun nga mga kabady, no? So nakita natin si Kopi. So siguro next time kung may mga maidadagdag ako para ma-upgrade si Kopi, i-update ko rin kayo. Pero sobrang nakakatuwa talaga mga kabady kasi share ko lang, no, kahapon nasa Zambales kami. So sobrang layo, 8 hours, 9 hours kung kasama na yung mga pahinga kain. Sobrang layo talaga ng biyahe mga kabady. Pero the best talaga yung performance ni Kopi. Hindi tayo pinahiya. Tinatakbo natin ng 110, mga ganun, 110, 115. Kasi medyo ano eh, naghahabol tayo ng oras eh. So, pero hindi kayo ipapahiya nito mga kabady. Sobrang, sobrang ganda ng performance. Napakalambot ng suspension niya. Tapos, sobrang tipid niya rin sa gas. Sobrang tipid talaga. So, galing nga kami dun sa Zambales. 8 hours papunta dun, 8 hours pabalik.
talagang napalaban ako sa pagdadrive. Ang ginagawa ko na lang minsan sa NLEX, pagka medyo inaantok na ako, pinapark ko doon sa Lay Bay, yung mga pahingahan doon. Tapos stretching muna, hilamos, para mawala yung antok. Kasi mahirap pilitin natin mga kabady sa pagdadrive na inaantok tayo kasi posibleng maaksidente tayo. So, wala naman akong kapalitan mag-drive. No choice ako kung hindi tuloy ko. Talagang ganun mga kabady. Pero masasabi ko lang sa mga, lalo na sa mga four wheels user, kung gusto nyo ng sasakyan na affordable, matipid sa gas, sobrang maging practical lang sa ano, kasi sa panahon ngayon laging traffic, tapos malamal yung gas. So si Kopi sa espresso mga kabady, sobrang pasok niya sa budget yan. Pasok na pasok siya talaga, hindi kayo ipapahiya nito mga kabady. Sobrang affordable niya mga kabady. Alright, so siguro next update, i-update ko kayo kung ano yung mga pagbabago ulit na madadagdag natin kay Kopi. Alright, hanggang dito na lang muna ang vlog ko mga kabady, kasi pupunta na kami sa Kopi Rush. So yun nga mga kabady, park muna tayo dito at pupunta na tayo sa Kopi Rush. Ayan, makikita nyo mga kabady, sobrang dami rin ang nakapark. Then medyo may mga ilang tao rin na nandito. Come here, Bibi. Look at her car, it's so, got blue. Daddy, her country car got blue. Kopi Rush in the house. So yun yung schedule nila. Ayan. So pasok na tayo mga kabady. Ito yung order area nila. Hindi tayo order. May ice tea kayo? Bing, hawakan mo na si AC. Order siya ate mo. Anong ordering? Ano naman pagkain? Kape lang ako. Alright mga kabady, so ito yung loob ng Kopi Rush. So yan mga kabady. Alright. So marami na rin tao dito mga kabady, ano? Alright. Ganda mga kabady, ano? Ayan, ito yung loob ng Kopi Rush mga kabady. So marami na rin tao. Ayan, meron din sa taas. Alright.